Alright guys, so in today's video, tawag doon, we're going to use this platform. We're going to try and let's see if totoo nga ba itong 7% daily nila na staking NFT. So, ang pangalan nito is postdoc.com. So, audited siya ng Haze Crypto. So, if may kita mo, ayan yung things that you need to know. So, pumasa naman siya. And of course, if you haven't subscribed in our channel, do not forget to subscribe. Again, this is Crypto Addict here, back again with new content every single day. And let's just jump right into this one. So, dito, para makapag-start kayo, kahit 0.01 BNB, pwede kayo makapag-start. So, ibig sabihin, kunwari, magkano ang 0.01 BNB? So, kahit 100 pesos, 130 pesos, pwede kayo makapag-start dito sa postdoc. Alright? So, sa BNB chain siya. So, limited yung staking nila. So, ang mangyayari dito, kunwari, pumasok ka sa gantong pool. Let's say 17 days, di ba? Or 20 days, di ba? Tapos, after that period, mababurn yung NFT mo. Pero may makuha kang profit after this na 120%. So, parang kumita ka dito ng 20% after 17 days. Tapos, yung unlimited naman, hindi naman mababurn yung ano mo, hindi naman mababurn yung NFTs mo, di ba? Pero, hindi na-apply yung boost dito. So, ang profit niya per day mas maliit, pero hindi nababurn dito. So, kumbaga, choose your risk appetite na lang din talaga dyan. Kasi kung mag-unlimited staking ka, medyo nagbe-bet ka na parang hindi to babagsak or like hindi siya kagad mag-rug pull or something. So, pwede natin i-launch yung app dito. So, i-connect mo lang yung MetaMask account mo. So, syempre, pag bagong login ka sa MetaMask, ganyan yung mangyayari. So, login tayo. So, ayan, nakapag-login tayo, 'di ba? So, pwede ka mag-mint ng NFT na ganyan. So, maraming mga NFTs na pwede mo i-mint actually. So, ito yung pinaka-starting, pwede din 'to. So, teka. Ito yung isa. So, try natin mag-mint na 0.01 NFT na isa. Tingnan natin. Let's see what's going to happen. Diba? So, balik tayo guys sa postdoc.com. Alright? So, I think nakapag-mint na tayo. Right? Meron na tayong minting. So, I think kailangan na lang natin siya i-refresh and need na natin siyang hintayin. So, ayan. Nakapag-mint tayo na 0.01 BNB. Sabi ko sa inyo, pwede kayo mag-start for as low as 100 to 130 pesos. So, simple lang. So, ang gagawin mo dyan, pwede ka dito sa 17 days, 27 days, tapos pull L. So, dito kasi, ang mangyayari dito guys, mas mababa yung profit per day, pero after this period, ito yung profit mo. Ito, after this period, ito yung profit mo. So, syempre, ang problem lang sa mas mataas na pulls is that, paano if hindi mo kagad or nag-rug pull or anything yung project, di ba? So, hindi mo siya makuha. Right? Anyway. So, ayun. Seselect lang tayo dito. So, pwede natin i-approve dito. Pwede rin naman to, di ba? So, 3%, 3.3% every day. So, dito, guys, ang mangyayari dito, tawag doon, kung babalik tayo sa kanilang website, postdoc.com. Alright, balik tayo sa kanilang website. Dito sa unlimited days, ayan o, pwede mo siya, pwede ka mag-pay out everyday dito. Diba? And dito, hindi siya mababurn. So, dito tayo sa unlimited days. So, try natin to. Right? So, 3.33%, pero hindi naman mababurn. Diba? So, dito tayo sa DAC NFTs, sa postdoc NFTs. So, click approve. Make sure, huwag nyo kakalimutan yan. Click the approve button. Tapos, meron pa po yan isang gas fee. So, make sure na gawin nyo to.
Para ibig sabihin, hindi kayo magkamali. So, I think approved na to eh. So, yeah, selected na to. Stake na natin siya. So, ito guys, hindi mababurn yung NFTs dito. Pero if dito kayo nag-stake, mababurn siya. Pero syempre, mas ano, mas mabilis mo makuha. Diba? Dito kasi medyo mag-wait ka talaga eh. Yun naman siya. So, for me, para sabi ko, hindi naman ako sa ano, pero 100-150 pesos, 'di ba, to try a platform. Wala naman problema, 'di ba? So very very easy, very very not hard to do, 'di ba? So ayan, so nakapag-stake na tayo ng Pool XL, guys. So basically ganito lang po siya. Babalikan mo lang siya every day. Tapos syempre ang nangyayari diyan, guys, is ano to eh, tawag doon, yung liquidity, syempre bago pa lang to, startup pa lang to. So, saan napupunta yung pera? Probably sa liquidity. Paano pag naubos yung liquidity? Probably hindi sila mag-work. So, syempre, ako, ang mindset ko sa mga ganitong klaseng bagay, first mover advantage. Alam mo naman eh, alam mo naman yung problem, pero alam mo naman na kumikita. Kung alam mo umexit, hindi ka naman talo. Pero if hindi mo alam yung ginagawa mo currently, nagsastart ka pa lang, huwag kang mag-start or huwag kang pumasok sa ganitong klaseng bagay. Kasi, basically, hindi ka magiging profitable kung gagayahin mo ko kasi alam ko na yung ginagawa ko lately. So, ako, pumasok lang ako na maaga, first mover advantage, get the ROI as fast as you can, tapos make yung talagang sobrang money, and then if meron mang talagang buhay pa and nakita ko decent naman yung project, is pwede ako mag-reinvest ng portion ng kinita ko dito sa platform na to. So again, postdoc, titignan ko muna to, obserbahan ko muna to, baka maglagay ako ng mga 1BNB dito. So again guys, ayun lang for today's video. Crypto Addict po name ko sa YouTube. Maraming salamat po guys, and God bless.